pamilyar ang pagkapatay sa alakdanman. Base sa sugat ng biktima, maaaring kagagawa nito ng isang aswang. At ang tanong na kinatatakutan ng marami, totoo kayang napatay na ng tagabantay ang lahat ng mga aswang? Hindi totoo ang sinasabi ng balita. Napatay na ng puting liwanag ang lahat ng mga aswang. Lo, yung lugar kung saan namatay yung alakdan man, yun mismo ang nakikita ko sa mga panaginip ko. Eksakto, eksakto. Pero, sino ba talaga yung pamatay? Ang anak ng Nilimba? Kaya nakakita mo yung mga nangyari mula sa mata niya? Hindi maaari yun, Siong. Nakita natin lahat na namatay ang anak ng Dilim at si Perua sa pamamagitan ng puting liwanag. Di ba natin ito sasabihin kay Rosario? Hindi pwede, Siong. Ayokong bigyan ng problema sa Rosario bago ako may kasal. At kung totoo man ang iniisip mo, gagawin ko ito ng paraan bago niya pa malaman. Juan? Oo. Oh. Hey, may tao. Hey. Rosario? Bebe, napanood mo ba yung balita? Yung pinatay? Yung si Alakdan man? Oo! Napanood ko. Bakit? Alam mo, Bebe, aaminin ko. Napanood ko yun, kinabahan ako. Natakot ako dahil baka magulo na naman tayo. Eh, okay na tayo ngayon eh. Ligtas na tayo. Pero naisip ko, imposible naman mangyari yun. Dahil nakita natin lahat, pinatay ng puting liwanag ang lahat ng mga aswang. Di ba? Tama ka. Rosario, huwag mo nang isipin yan. Ang isipin mo yung kasal natin, yung mga pangarap natin. Magkakapamilya na tayo. Mabuhay na tayong tahimik at masaya. Hindi mo talaga iniisip yung tungkol doon? Hindi. Bakit? Alam mo, Juan, kilala kita. Kung hindi yun ang iniisip mo, may iba pa. Ano ba yun? Wala. Iniisip ko lang yung mga imbitahin natin. Eh, ito kasi si Luley. Ang daming gustong imbitahin mga mag-anak niya eh. Eh, iniisip ko nga kung magkakasya ba tayo sa reception eh. Sigurado ka? Woo! Bossin, hindi ko po alam kung anong nangyayari. Sana po totoong nagkakataon lang ang mga panaginip namin, Lola Belen. Sana po walang masamang mangyari kay Rosario. Sana walang bagong halimaw na gumagala ngayon at maglalagay sa panganib sa mga tao. Wala po kaming ibang gusto ni Rosario kung hindi mamuhay ng tahimik at hindi nabalikan ang naiwan namin noon. Tulungan niyo kami, Bossin. Sana po talaga nagkakataon lang ang lahat. Okay. Ang susunod natin gagawin ngayon ay isang meditation exercise. Ang gusto ko, ipikit nyo ang inyong mga mata. Pikit. Ang gusto ko, mag-imagine kayo 5 years from now kung ano ang nakikita nyo sa inyong buhay. Ano na ang buhay nyo pagdating ng panahon na yon? Naglalambingan ba kayo o nag-aaway? Ilan na ang inyong mga anak? Masaya ba kayo o malungkot? Talagang isang halimaw ang pumatay sa mga biktimang ito. Kailangan ka ng mga tao. Pero bilang lolo, gusto kong makamtan mo ang buhay katulad ng buhay na pareho niyong inaasam ni Rosario. Buhay na tahimik at malayo sa gulo. Apo, ang gustong sabihin, lolo mo, kung ano man ang pagdesisyonan mo, susuportahan ka namin.
Lagi kami nandito lang para sa iyo. Natapos mo na ang mission mo. Hindi mo na kailangan gawin ito kung ayaw mo. Espen! Espen! Nakagawa tayo sa labas! Tagabantay! Kailangan ka namin! Oo nga, Juan de la Cruz. Sana bumalik na bilang tagabantay, oh. Para naman protektahan kami mga tao. Oo nga. Tulungan mo kami. Kailangan ka namin. Bumalik ka na bilang tagabantay. Espen, ang plano mo? Kinakailangan talaga ako ng mga tao siya. Kailangan ko na kumilos.